Narito po tayong muli sa ating another series po ng ating health lecture dito sa Patnubay sa Kalusugan. Ako po si Ma'am Rose sa inyong lingkod na isa pong health educator, hindi po ako medical doctor. Nagtapos po ako ng Bachelor's of Education degree, nagpatuloy mag-aral ng public health at natural medicine sa San Diego, California kay Dr. Bernard Jensen. Siya po ang aking pinaka-mentor. Siya po yung pioneer ng natural health industry, si Dr. Bernard Jensen. Nice ko pong batiin si Ma'am Pilita David at ganun din po James Bill David sa yung masayang panonood dito sa ating programang Patnubay sa Kalusugan na mga taga Imus City dito po sa Cavite. Salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo sa ating programa. Nais ko pong bigyan ng daan, ayaw magbigay ng kanyang pangalan. Hello, madam. Yung anak ko po, nagsuka at sumasakit din po ang kanyang tiyan. Siya po ay na-emergency, na blood test siya. Ang findings po ay mataas ang kanyang white blood cells, meron siyang blood infection daw. Binigay ng doktor, ano daw, meron naman binigay ang doktor na gamot, ano daw po ang possible cause bakit nagkaroon ng blood infection ang kanyang anak. Alam mo, merong mga natural remedy para makatulong yan, pero ang sabi nga ay merong importante po ay hospital treatment. Kasi po itong blood infection na to, pag na-infect yung dugo mo, maring pag ang mga germs tulad ng bakterya, minsan viruses, o kaya mga fungus, ay nakapasok sa daluyan ng dugo. Ang sepsis, ito po yung medical term sa infection sa dugo. Ang blood infection, ito po ay hindi naman to nakakahawa. Pero ngayon, pwede mong protektahan ang katawan mo dito sa sepsis or blood infection. Na dapat ito, pagka hindi mo ginamot itong blood infection na to, pwede ito po ay nakakamatay. Deadly po ang blood infection, yung sepsis. Ang bacterial infection, ito po ang pinaggagalingan ng sepsis. Pero minsan, meron pong ibang infection din. Ang sepsis, pagka ang katawan mo ay hindi, ito po ay hindi pangkaraniwang severe response sa infection. Ito ay minsan tinatawag nating septicemia. Noho. Ang sa panahon po ng sepsis or blood infection, ang iyong immune system, no, ang ating immune system po ay merong natitrigger yung paglabas ng ano ng ito pong mga chemicals. Merong mga lumalabas na chemicals sa dugo mo. Tandaan niyo po sa panahon na ikaw ay na blood infection, ang ating immune system isasanggal lang kanya, bibigyan kanya ng protection dito sa germs. Sa pag-protect niya sa ating katawan, itong immune system natin, para ma-depend ka doon sa germs na yon, magre-release ang ating immune system ng mga chemicals na kakatrigger ng inflammation. Pwede itong maging dahilan ng organ damage. Pag ang inflammation ay nangyari, yung mga chemicals mula sa white blood cells mo, papasok yan sa dugo mo. Ngayon, para protektahan ka nga dito sa mga germs na to, tataas yung blood flow mo doon sa area of injury. Halimbawa, na-injured yung kidney mo or yung lungs mo na-injured, no? So, yung flow ng blood mo, dadami doon sa mismong site ng infection. So, magkakaroon po ng maraming blood flow sa area ng injury or sa infection. Ito'y magkukos ito ng redness or warm. Yan, linalagnat ang pasyente. Kaya po, itong mga chemicals na to na nire-release sa ating dugo, pwedeng mag-leak ito sa tissues resulting ng pamamaga, swelling, no? O kaya magkakaroon po ng clot or meron kang blood clotting. Nare-reduce ang blood flow sa internal organ at hindi sila makatanggap ng nutrients and oxygen na kailangan nila.
Ngayon pagka po yung sepsis, ang pinanggalingan ay mga bakterya na yan, pwedeng mag-cause ng organ failure. Tulad po na sabi ko, nagre-release ng ang immune system mo ng mga chemical sa dugo para labanan yung infection na yon. Yung chemicals na yon, ito po ay magkakaroon ka ng inflammation. Pagka nagkaroon ka ng inflammation, magkakaroon ng blood clot. Pagka nag-blood clot yung dugo mo, magkakaroon ng leak doon sa mga ugat mo. Ang resulta, ang blood flow ay napipigil at nade-deprive yung internal organ mo ng nutrients sa oxygen. It leads to organ damage. Ngayon, ito pong omega-3 fatty acid, ito'y nakaka-resolve ng inflammation, pinoprotect tayo sa mga inflammatory diseases. Ganon din po yung ating vitamin C. Ang vitamin C, ito'y powerful antioxidant, nakakapagpalakas ng ating body's natural defense palaban sa inflammation. Nag-e-encourage ang vitamin C sa production ng white blood cells, sinatawag nating lymphocytes and phagocytes, para protektahan ng katawan mo sa infection at labanan pati cancer. Ang vitamin C ayon sa research, ito'y hindi lang po viral respiratory infection ang kayang napapabilis pa yung recovery mo kahit anong klase ng infection meron ka kung meron kang enough vitamin C sa katawan. Dahil ito pong white blood cells natin, itong leukocytes na to, tumutulong siya sa panlaban ng infection. So, kailangan mo, pag may sakit ka, kailangan mo talaga ng vitamin C to fight infection. Kaya sa panahon wala kang sakit, mag-take ka ng vitamin C para yung katawan mo malakas ang iyong immunity panlaban sa mga pwedeng pumasok na bakterya sa loob ng katawan mo. Kaya ito po ay sabi, mabibili po ito sa atin sa Lagman Building natin. Ito po ay nasa kanto ng Blumentritt at Rizal Avenue. Ito po ay yung building, katapat niya po yung Blumentritt LRT Station. Yung sa baba po ng LRT Station, may 7-Eleven doon. At lagi doon po yung ating security guard si Moss, yung naka-uniform doon. Pwede nyo siyang lapitan, makabili kayo ng ating mga product sa kanya. Duty po siya doon every day from 8 to 6 po ng hapon, Sunday up to Friday. O kaya kung di naman kayo makapunta sa Lagman Building, pwede naman po kayo magpa-deliver door to door. Gamit natin yung LBC, meron shipping fee 160 po sa Metro Manila. Sa probinsya, syempre tumataas, pwede nyong bayaran COD o kaya GCash, no? Ang sepsis, ito'y common sa mga tao na mahina ang kanilang immune system, mahina ang kanilang immunity. Yung mga pregnant woman, mag-ingat kayo. At saka yung mga bata, very young, mahina pa immune system. At saka yung mga elderly, especially. Lalo na kung meron kang health problem. Tulad ng mo, kung diabetic ka, may kidney problem ka, may sakit ka sa baga, prone ka sa dito sa blood infection na to. At saka po yung mga tao na merong mga serious medical condition like pneumonia, meningitis, cirrhosis, and UTI. Madali kayong maapektuhan ng blood infection. Paalala po sa Sanchera Oil, ito'y langis po nang galing sa halamang gamot. Mabisay po yan sa sakit ng ulo, sa sipon, lagdat at rangkaso, sa mga pamamalat, sa mga stiff neck, kabag, sinisikmura ka, ipahid mo lang sa sikmura mo pag masakit ang puson mo, sa dysmenorrhea sa puson mo. Pampaginhawa din ito ng paghinga, ihaplas mo to sa dibdib mo. Sa mga rayuma, arthritis, pinupulikat at varicose vein, pwede nyo pong gamitan ng ating Sanchera oil na ito. Ano po ba ang simptoma ng blood infection, yung sepsis na tinatawag? Una, ang mararamdaman po dito, mabilis ang paghinga mo at saka nagkakaroon ka ng confusion, nilalagnat at giniginaw at masyadong mababa ang body temperature at saka konti lang iniihi, nagsusuka at nagtatae, nanghihina, pagod na pagod, hapong-hapo at nagkakaroon po ng discolored ang kanyang balat, nagpapawis siya ng malamig at mayroon siyang severe pain. Yan ang nararamdaman ng blood infection. Kaya, paano mo ma-prevent itong infection na to sa katawan?
unang-una po, kalinisan itong primary way para ma-prevent mo yung infection. Laging hugasan ng kamay, pag inuubo, takpan ng bibig, hugasan mo lahat ng sugat kasi pwedeng pumasok yung bacteria dyan or virus dyan sa sugat mo. Kaya pagka nagkaroon ka ng open wound, hugasan mo mabuti ng tubig at sabon, langgasan mo to ng agwa oksidada, lagyan mo ng himag oil, lagyan mo ng charcoal powder. Ngayon, kapag ka meron kang sugat, huwag mong kakamutin, no? At saka pagka may pimples ka, huwag mong pipisain. Baka dyan pumasok yung mga bacteria na yan. And then, huwag kayong mag-share ng inyong baso, ng yung eating utensils, mag-share kayo ng mga dishes, lalo na sa mga pagkain, kumakain tayo sa mga turo-turo restaurant, hindi natin alam yung kanilang pag-prepare ng pagkain. Iwasan mo yung magkaroon ka ng direct contact sa napkin, sa mga tissue, sa handkerchief, or similar na items na ginagamit ng iba, no? Ang sepsis treatment po, ang mga doktor ay dapat nandiyan kayo sa hospital intensive care unit. Merong mga medical team, ini-stop nila yung infection para yung organ, tinitignan nila kung nag-work, minamanage po nila yung blood pressure. Ginagawa po nila yung IV fluid, binibigyan sila ng IV fluid and extra oxygen sa mga pasyenteng nagkaroon ng blood poison, no? At saka meron silang tinatawag nating broad spectrum antibiotic para labanan yung infection caused ng mga bakterya. Once ang doktor ay nalaman ito'y sepsis, magbibigay sila ng medicine para targetin nila yung specific na germs. Ang doktor, nagpe-prescribe sila ng mga gamot para ma-improve din yung blood pressure at minsan nagbibigay sila ng mga steroid para labanan yung inflammation. Paalala po sa Super B Complex, ito'y combination ng 8 essential B vitamins. Para protektahan ang katawan mo, bigyan ka ng lakas. Ang Super B Complex, ito'y combination ng 8 B vitamins. Pagka ikaw ay meron kang chronic kidney disease, ang requirement mo, ang iniinom mo yung mga water-soluble vitamins. Ang vitamin C, ang vitamin B complex, ito po yung mga renal vitamins, B1, B2, B6, B12, folic acid, and niacin, and pantothenic acid, biotin, and vitamin C. Ito yung nakakabuti sa kidney para sa kalusugan ng ating selula, magkaroon ka ng good eyesight para hindi ka maging anemic, yung growth ng red blood cells, for your energy level, for good digestion. Ang Super B complex para magkaroon ka ng healthy appetite, proper nerve function, muscle tone, and pampanormal po ng blood sugar mo. Ang vitamins deficiency po ng Super B complex nagkukos ng chronic fatigue. Ang tanong po, ang pag-inom ba ng tubig tumutulong sa pag-clear ang infection? Ang tubig po isang miracle drink. Kaya kailangan panatilihin mo na pag may infection ka, meron kang tubig na iniinom. Kasi po yung water nakakagaling sa maraming infection. Kasi po ang pag-inom po ng sufficienteng tubig na napa-flush out yung mga toxin, nare-reduce yung infection pag umiinom ka ng tubig. Kaya po ang pag-treat po ng blood infection sa katawan, itong sepsis na to, tinitreat ito ng with hydration. Kaya ina-IV, dinedextrose ang pasyente, minsan yung dextrose meron ng kasamang antibiotic yon para targetin nila yung organism na nag-cause ng infection. Paalala po sa lecithin, ito po'y panlaban sa dementia, ito'y good brain food, nagpe-prevent ang deterioration ng mental capacity. Ito po ay kiniklaim na gamot sa Alzheimer's disease, dementia, and other memory problem. Anti-aging din ito. Fat burner din ito. Pampababa din ng cholesterol, triglycerides, pamprevent ang fatty liver, pamprevent din po ito ng bato sa gallbladder, itong ating lecithin. Available po ito sa atin sa Lagmag Building. Nasabi ko, dapat uminom kayo ng sapat na tubig para ma-maintain ang heart rate at blood pressure mo. Meron kang adequate na tubig para mag-produce ka ng lymph. Ang lymph, ito'y importante. Ito'y bodily fluid
ito ay component ng ating immune system, yung lymph na yon. Yung lymph, nakita mo yung kulane, parang ano yun, rosary beads. Tapos meron pong lymph system. Yung lymph, ito ay nagdadala ng digested and absorbed fat mula sa intestine at dinidrain niya yung excess fluid mula sa ating mga extracellular space back into the blood. Ang lymph, ito ay nagsasupply sila ng ano po, yung mature na lymphocytes to the blood. Ito ay nagtatanggal ng bacteria and other particles sa ating katawan at minimaintain niya yung fluid balance sa katawan. Magagawa niya to kung meron kang sapat na tubig na iniinom pagka meron kang infection. Kaya po yung ano dapat mong kainin kung meron kayong blood infection, kamote po, nilagang kamote, mga kalabasa, mga dark veggies. Ako po, ang aking inaalmusal sa umaga, nagtanim kami ng maraming talbos ng kamote. Eh kung kailan mo tinatalbusan yan, lalong dumadami. Ako po, pag umaga, nagpapa-steam ako ng isang tasa ng talbos ng kamote. Yung po'y dark green veggie yan. Ito po'y mga pagkain na mayaman sa vitamin A. Meron po siyang, alam mo, ang vitamin A, natural killer yan. No? Ito isang nakakatulong po ito para panlaban din sa infection kung may vitamin A ka. So, ang ating talbos ng kamote, kalabasa, mayaman po yan sa vitamin A. Kaya ako, lagi akong nagpapalaga ng kamote, kinakain ko yon, tapos naglalaga ng talbos ng kamote. It's good for infection. Ganon din po yung apple. Mayaman ito sa fiber. Nakaka-reduce ito ng inflammation, common during infection. Kaya kung meron kang infection, mag-iinom ka ng apple juice, kumain ka ng apple. Ito po ay super food na tinatawag, nakakapagpabusog pa, magandang pandinis ng ating dugo. Ganon din po, meron tayong natural coffee, veggie coffee natin, gawa sa gulay, mayaman sa fiber, masarap. Normal ang pagdumi mo sa umaga dahil sa dami ng fiber niya, panlinis ng ating colon. Ito'y maganda pong iniinom na mga merong acid reflux, hindi ka kakabagan. Ang veggie coffee po, magandang iniinom po sa umaga para energetic ka the whole day. Ito po ay nakakapagpalabas din siya ng uric acid. Ito'y nakakatulong po panlabas ng mga purine. Wala po siyang caffeine, wala siyang coffee beans, hindi siya nagkukos ng hyperacidity, nag-neutralize ng body acidity mo. It's also good for merong liver problem, no? Kaya dahil sa kanyang high alkalinity, inumin niyo po ito sa umaga. Ako, bago ako mag-exercise sa umaga para energetic ako sa pagtakbo ko or pag-aerobic ko, umiinom muna ako ng ating veggie coffee. No, ito po hindi siya caffeinated, tanda, hindi siya coffee beans. Ito ay gawa sa gulay. Ang sepsis po, nadalalaman nila meron kang sepsis, ay ito po ay merong physical exam, meron pong gagawin po ang doctor, blood test. Ganon din po yung merong x-ray, minsan isi CT scan, ultrasound, at tinitingnan po nila yung CBC count, no? Tinitingnan din nila yung number ng platelets sa dugo. Kaya tinitingnan din nila yung too much acid sa dugo, yung acidosis. Pagkakulang ka ng oxygen sa dugo mo, malalaman din po nila yon. Dapat magkakaroon ka ng problema sa blood clot pag nagkakaroon ka ng uneven level ng electrolyte. Gayang po, kaya maraming fluid na binibigay sa pasyente. Kaya ang pinaka-best antibiotic sa mga blood infection, garlic. Yung isang butil ng bawang, dikdikin mo yan, lagyan mo ng isang kalamansi, isang honey, inumin mo yan 30 minutes bago kumain. Ito'y magandang antibiotic. Ito po ay recognized na to, isang preventive and curative power, no? Kaya yung oregano, magtanim po kayo ng oregano sa yung paso. Ito po'y antibiotic. Ito'y meron siyang antimicrobial activities. Ayon sa research, ang oregano, very effective na natural antibiotic panlaban sa bacteria na pumapasok sa ating katawan.
no? Gawin mo siyang tsaa. Itong pwede yan sa flu, sa ibo, sa sipon. Alam mo yung pwede nga po nilalagay yan sa ano eh, sa pagkain. Halimbawa, para siyang basil, di ba tayo naglalagay tayo ng pampalasa, no? Minsan sa pizza nilalagay yung oregano na yan. Sa mga food preparation, ginagamit po yung oregano. Paalala sa soup, ito pong ano, ito pong ating mga products, no? Itong activated charcoal po natin, nakakatulong din siya sa pag-draw out ng infection. Ang activated charcoal po, binabanya yung poison sa gastrointestinal tract natin na para ma-stop yung pag-absorb sa ating bloodstream. Yung toxin na yan, ito po ay lalabas sa ating pagdumi. Kasi ang principal function po ng ating gastrointestinal tract, sila yung nagda-digest, nag-absorb ng mga nutrients, tapos nilalabas yung waste product of digestion. Pagkatapos nating kumain, siyempre dadaan yan sa tiyan, dadaan sa small intestine, tapos pupunta na yon sa ating large intestine, yung colon natin, for further digestion, absorption of water, and finally, mai-eliminate mo na yung mga undigested food. Yung lahat ng kinain mo kahapon, 'di ba? Mula kahapon, mula kaninang umaga, kumain tayo hanggang gabi, kakain tayo. So after 24 hours, yung kinain mo na 'yon, dapat sa umaga eliminate mo na 'yon. Kaya sabi ko, 2 hours bago ka mag-almusal, inom ka ng tatlong activated charcoal para makatulong sa elimination ng toxin doon sa colon mo. Ang activated charcoal po ay pumapatay ng bakterya. Ito po ay sabi, ay meron siyang absorbing and removing harmful particles and bacteria from your body, skin and hair, eh pati dun sa drinking water. Activated charcoal po ay very effective pag-relieve din ng diarrhea and intestinal gas. Ito po ay sabi, nagtitreat din ito ng drug overdose and poisoning. Kaya ito po ang ating activated charcoal, very effective natural remedy sa digestive problem, sa mga sinisikmura, kinakabag, bad breath, iwas tetano, ganon. Kaya ito po ay potent natural treatment, safe and effective treatment sa drug overdose and prevent hangover or pagkalasing. Available po ito sa ating Salagman Building, no? Kaya inuulit ko po, maraming mga paraan para gumaling ka sa iyong karamdaman. Kaya ang pumapasok ang bakterya na yan sa mga open wound. Kaya tandaan nyo po, yung pag, lalo sa mga bata, nasusugatan, nagagasgasan, minsan nasusubo mo mga pagkain hindi naman masyadong malinis, minsan pag na-hospital ka, na-infect ka mismo doon sa mismong hospital bed. Meron po akong kaibigan na blood poison siya. Nanganak siya sa lie-in clinic lang, na-infect siya dun sa bed. Nag-cause po ito ng kanyang blood poison. Ito ang kanyang kinamatay. Kaya sabi nga, importante po ay kalinisan. Kaya pagka nagkaroon ka ng open wounds, tandaan niyo po, hugasan mo mabuti ng tubig at sabon. Hugasan mo mabuti ng tubig at sabon. Patuyuin, tapos lagyan mo ng agwa oxinada, linisin, tapos lagyan nyo po ng himag oil. Itong himag oil natin na to, maganda yan sa sugat, open wound, sa mga kati sa balat, sobrang kati, eksema, anan, buni, galis, mga nagnanaknak na sugat, nangingitim na balat, puro kapadtal, kagat ng insekto, o mga bukol-bukol, kulane, goiter, tonsil, pahid mo lang na infect na sugat, ingrown, lalo na kung diabetic ka, mga skin rashes, allergies, psoriasis, patay na kuko, itry nyo pong patakan ng ating himagol. Available po yan sa atin sa Lagman Building. Yung init po ng araw, yung sunlight, ito po ay nag-i-increase ng white blood cells. Pag nag-increase yung white blood cells mo, sila po yung pumapatay ng infection. Sila po yung part ng ating immune system. Kaya pag tumaas yung ating white blood cells sa dugo mo, tumutulong ito para labanan at kanilang puksain ang mga germs. Kasi nga po, ang sunshine, nag-encourage ito ng healthy circulation.
Kailan ka dapat magpa-araw? Magkaroon ka ng direct sunlight sa skin mo, ma-expose ka, lumabas ka outdoor, maring sa umaga, 8 o'clock, 9 o'clock, hanggang 10. Ito po ay sabi, ina-activate ng init ng araw sa skin mo para sa ganon ay ang immune system mo, yung white blood cells natin, mag-alert sila on the go para labanan po yung infection. Gawin nyo po ito, malaking tulong na magagawa. Itong ating calcium magnesium with zinc, ito'y nagpapalakas ng ating buto. Ito'y nagre-regulate ng ating muscle function, nagpe-prevent ng muscle cramps. Ang calcium din po, isang remedying panlaban sa pagkahilo and osteoporosis. Ito'y treatment sa acid reflux at saka sa GERD. Ito rin po ay nakakatulong para hindi tayo antacid din ito. At available po ito sa atin sa Lagbad Building. No? Nuulit ko po ang ating pong anong dapat nating gawin para tayo'y lumakas. Importante po ay kalinisan. At meron ka ng supplement sa katawan mo para may panlabang ka sa karamdaman. Lalo na po yung ating omega-3 fatty acid, panlaban dito sa mental disorder, depression, anxiety. Yung pong omega-3 galing to sa fish oil, panlaban sa infection. Itong omega-3 po na to, ito'y very effective sa preventing infection. Pagka kayo po ay umiinom nito, anti-inflammatory yung ating omega-3 at nare-reduce yung wound infection. Omega-3 po, ito po'y powerful sa ating kalusugan ng ating puso, pangbaba ng cholesterol at saka ng triglycerides, at naiwasan po natin yung pagbarabara ng ugat. Maganda to sa pangalis ng bara, pangiwas ito sa yung hardening of the arteries. Available po ito sa atin sa Lagman Building. Nasa ibaba tayo ng Blumentritt, nasa pagitan tayo. Ito po yung nasa kanto tayo ng Blumentritt at LRT Station, ng Blumentritt sa Lavinyo. Nasa baba tayo ng Blumentritt LRT Station. Meron po 7-Eleven sa ibaba po ng building. At meron tayong security guard, si Moss doon. Pwede kayong bumili sa kanya. Duty po siya doon every day from 8 to 6 po ng hapon, Sunday up to Friday. At kung di naman kayo pwedeng pumunta doon, pwede kayong mag-chat sa aking Facebook page, magpa-door-to-door kayo, di-deliver po sa inyo ng LBC. Pwede kayong magbayad ng GCash o kaya po ay COD. No? Basta i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay Salusugan. Lagi nyo po kung sa ating Patnubay Salusugan program, pwede po bang pakiclick yung follow, like, and share para every time na meron akong live program ay automatic lalabas sa inyong peso. Please subscribe. Kung di pa po kayo nakasubscribe, hanapin nyo po yung aking YouTube channel, Rose Alfonso. Dadako po tayo ngayon sa ating Food for Thoughts, 1 Thessalonians chapter 5, verse 17. Palagi kayong manalagin. Sabi niya, magpasalamat kayo lagi sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. 1 Thessalonians chapter 5, verse 17 and 18. Ano sabi? Palagi kayong manalangin. At lagi kayong magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa iyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tayo po mahilig manisi. Kasi kaya nangyari yan? Kasi ganito, no? Huwag kang maninisi. Kasi, anuman ang nangyari sa'yo, pinahintulutan ng Diyos, kalooban niya mangyari sa'yo yan, meron siyang message na pwedeng ihatid sa atin. Pagka nagkamali ka sa decision mo, pinahintulutan na mangyari yon. Pero sabi nga, Romans 8:28, all things work together for good to them that love God. Kaya po ang payo sa atin, doon po sa di po ba sa Matthew chapter 6 verse 13, huwag mo kang ihatid sa tukso, kundi ilagtas mo kami sa masama. Kaya magbantay at manalangin palagi. Ang panalangin po, alam po natin, ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 7 verse 5, kayo'y mamalagi sa panalangin. Baka kayo'y tuksohin ni Satanas dahil sa iyong kawalan ng pagpipigil. Si Satanas ay laging nakabantay para tayo ipahamak. Kaya ngayon, ang sabi, watch and prayer. Lagi kayong manalangin upang sa ganon,
hindi kayo mabulid sa tukso. Meron temptation sa pera, temptation sa pleasure, temptation sa power. Meron temptation na kunin mo ang hindi para sa iyo. So para yung mga temptation, kaya sabi sa Matthew 6:13, huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Para maligtas tayo sa masama, lagi tayong nananalang. Eh kung paano, lagi ka nag-games, lagi ka nanonood ng movie, lagi ka nagpe-Facebook. So, anong time mo sa Panginoon? Di wala. Eh, minsan may biglang dumarating sa yung babala, hindi mo alam. Kaya sabi sa atin ng Panginoon, pray without ceasing. Manalangin kang walang patid, lagi, para hindi ka mabulid sa tukso at hindi ka mabulid sa masama. Yan po. Magandang gabi po. Nawa po ang pagpapala at patnubay ng Diyos ang sumatin. And God bless us all.